pala si Ate Crizel at siya nga pala si Macy. Welcome sa bagong episode ng ating The Faith Channel. Sana marami kayong matutunan and enjoy! God bless! Hello mga ka-faith! Sa oras na to tayo ay mananalang. Iyuko natin ng ating mga ulo at ipikit ng ating mga mata. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa oras na to humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa, naisip at nasabi. At nagpapasalamat po kami sa mga pagpapalang patuloy ng pinagkakaloob sa bawat isa. Sa oras na ito, tinataas po namin ang nakandang programa ng The Faith Channel na maging pagpapala po ito sa bawat isa. Pagpalain nyo din po ang mga guro na nangyunan dito. At muli, nagpapasalamat po kami sa kabutihan at pagmamahal mo sa amin. Lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And of His fullness have all we received, and grace for grace. John 1:16. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatap na kabundukan, hindi magigiba. Ulit! Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatap na kabundukan, hindi magigiba. Magandang hapon mga bata. Ito muli ang inyong teacher Mina na magbibigay sa inyo ng kwento na manggagaling muli sa Bible. Ang ating kwento ay manggagaling sa Genesis 33:1-17 na may pamagat na ang pagbabalik sa Kanaan. Isang araw, sinabi ng Diyos kay Jacob, bumalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at sasamahan kita. Kaya naglakbay si Jacob at ang kanyang pamilya pabalik sa Kanaan. Nagsugo siya ng mga mensahero sa kapatid niyang si Esau para hilingin na magkasundo na sila. Pero nang bumalik ang mga mensahero, ito ang sabi nila, paparating na po si Esau at may kasama siyang 400 tauhan. Lubhang natakot at nag-alala si Jacob. Nanalangin siya, Diyos ng aking lolong si Abraham at aking amang si Isaac, tulungan po ninyo ako. Kayo po ang nagbalik sa akin sa lupain ng aking mga magulang. Ang sabi po ninyo, hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kabaitan at katapatan ninyo sa akin. Iligtas po ninyo ako sa kapatid kong si Esau. Pumili si Jacob ng mga hayop mula sa kanyang mga kawang. 22 kambing, 22 tupa, 30 kamelyo, 30 asno, 40 babaeng baka at 10 toro. Pinauna niya ang mga ito sa kanyang mga alipin para ibigay kay Esau bilang regalo. Kinaumagahan, nakita ni Jacob si Esau na dumarating kasama ng 400 niyang mga tauhan. Nauna si Jacob sa kanyang pamilya at 7 beses na nagpatira pa habang papalapit kay Esau. Pero patakbo siyang sinalubong ni Esau. Niyakap at hinagkan at kapwa sila umiyak. Pagkatapos napansin ni Esau ang pamilya ni Jacob at sinabi niya, sino ang mga kasama mo? Ito ang mga anak na pinagkaloob sa akin ng Diyos, sagot ni Jacob. Muling nagtanong si Esau, ano naman ang ibig sabihin ng unang grupong nasa lubong ko? Sabi ni Jacob, pasalubong ko sa iyo yan. Sabi ni Esau, huwag na! Sapat na sa akin ng kabuhayan ko. Sa iyo na lang yon. Pero sabi ni Jacob, dahil naging mabuti ang pagtanggap mo sa akin, kaya tanggapin mo na ang regalo ko. Naging mabait sa akin ang Panginoon Diyos at binigyan ako ng lahat ng aking kailangan. Kaya tinanggap ni Esau ang bigay ni Jacob. Pagkaraan nito, sinabi ng Diyos kay Jacob, magtungo ka sa Bethel at doon ka tumira. Magtayo ka roon ng altar para sa akin. Nagpunta nga si Jacob at ang kanyang pamilya sa Bethel.
Nagtayo si Jacob ng altar at doon nagpakita sa kanya ang Diyos at siya ay binasbasan. Mula ngayon, sabi ng Diyos, ikaw ay tatawaging Israel. Ibibigay ko sa iyo ang lupain na ibinigay ko sa kina Abraham at Isaac. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa at magiging ninuno ka ng mga hari. Tumuloy si Israel sa tahanan ng kanyang ama sa Hebron at doon na tumira. Nang mamatay si Isaac, inilibing siya ni na Israel at Esau. Kunsaang inilibing ang kanlang ninunong si Abraham. Sina Israel at Esau ay parehong marami mga alagang hayop. Hindi na sila maaring magsama sa isang lupain dahil hindi na ito sapat sa lahat ng kanilang mga kawan. Kaya lumipat si Esau kasama ang kanyang pamilya at ang mga pag-aari sa ibang lugar. Tinawag na Edom ang bansang iyon. Si Israel naman at ang kanyang pamilya ay nanatili sa Kanaan. Ayan mga bata, din magtatapos ang ating lesson o ang ating kwento. May tanong ako, sa palagay niyo, anong ibig sabihin ng magkasundo? Ang magkasundo pala ay yung ang dalawang tao, aaminin nila ang kanilang pagkakasala at pinatatawad nila ang isa't isa. Sisikapin nilang itama ang mali ng kanilang ginawa at mag-iingat sila upang hindi na ito muling maulit pa. So ngayon mga bata, nakita natin sa magkapatid na Esau at Jacob ang salitang magkasundo. At nagkaroon sila ng pagpapatawaran sa isa't isa. Kaya sana mga bata, maging mapagpatawad tayo at makipagkasundo tayo sa mga sinumang naging kaaway natin o naging kaalitan natin sa anumang mga bagay. Paalam mga bata!